Hi guys! Happy Sunday sa inyo! Today's video, tara, samahan niyo ako mag-unboxing ng B-Topper LED Moving Beam Was Light. So ito guys, ang pagkakaiba nito sa regular moving head, no? Ito yung may mga multicolor mode. Ang regular na moving head kasi, meron sa mga variety of spot and patterns, tsaka gobo, no? So, ngayon meron tayong dalawang unit na i-unboxing at i-testingin. Tara, samahan nyo. Okay, mag-open na tayo nito. Yan. So, ang watts niya is 108 watts each unit. Kumbaga kasi meron siyang 36 lights times 3. Yan. So, meron siyang 8 red, 10 green, 10 blue, and then 8 white. So, combination siya. Ito, may, yan, kasama yung power cord, may manual, and then din yung clamp. Dito natin siya itatry sa may box na pinagkuha na natin yung unit. Actually, magaan lang siya guys, no? Over 1 kilo lang per unit, so hindi ganun kabigat. Kung meron kayong mga event, pwede nyo ilagay lang sa stage, or kung meron kayong mga empty case, yung mga road case, pwede nyo siya ipatong din doon. And actually, may kasama siya mga clamp para meron kayo optional na ilagay nyo sa stand. Kung gusto nyo naka-stand siya, kaya meron siyang kasama yan, no, na clamp per unit. So, naka-plastic siya, tanggalin muna natin yan, tapos ipapatong natin ulit sa may box. So, B-Topper guys, parang gawa siya ng Big Dipper, no? Yung mga supplier sa Raon, yan sa Pilipinas, yan. So, isa lang naman siyang brand, medyo naiba lang. Instead of Big Dipper, ginawa niyang B-Topper. Pero same company lang naman yung gumawa. Ayan, we have the manual. So, kung meron kayong mga gusto i-check, nandiyan lang siya. Mga settings, of course. Ito yung clamp. Ayan, yung handle. So, kung gusto niyo siyang ilagay sa stand, optional naman. Meron siyang dalawang handle and then 4 screws. Para sa pag nilock to siya, yan. So, secured yung inyong moving head, no? Pero today, hindi natin siya gagamitin. I-stand alone lang natin siya. Yan, yun nga lang ang medyo hindi ko nagustuhan dito kasi napaka-ikli ng power cord na kasama sa unit, no? So, mas gusto ko kasi kapag ka nasa event ka, mahaba na yung power cord, at least 6 foot para sakto-sakto sa extension. Ito kasi parang 3 foot lang yung size niya eh. So, ang ginagawa ko, pinapalit na ko na lang siya sa event, yung medyo mahaba-haba. Yan yung manual. Itatabi muna natin siya. Yan, so ipa-plug-in ko muna siya. Check natin kung gano'n nga ba kaganda ito at kalakas yung ilaw. Yan, already plug in. Unit number 1, unit number 2. And so, nagwa-warm up na siya, guys. About like 5 to 10 seconds. But yan, umilaw na siya. So, ngayon, naka-auto mode siya, no? So, once na tinaray mo siya sa unang beses na, no? Unboxing. And then, ipapakita ko sa inyo kung paano ipalitan yung kanyang mga settings. Kung gusto na ng auto mode, stabler, DMX, or meron siyang slow or fast. So, yan. Pag gusto nyo palitan, punta lang sa settings. Slow mode, sound mode, DMX mode, and pass mode. So, try mo natin siya sa pass mode, guys. So, una ko ito nakita sa Showtime, eh. Pero malalaki kasi yung gamit nila doon. Ito kasi parang medium size lang yung ang size nito. So, yun nga. Sobrang gaan din. And, itong second unit, I think naka-auto mode siya. So, papalitan natin ng ibang settings. Ngayon, nag-strobe siya. Yan.
yung tilt niya, yung pan, yung sa paikot-ikot lang. So, yan, settings. Yan, try natin yung slow mode. Sound mode. Yan. So, nasa manual din naman, guys. Ano, kung gusto nyo i-check yung mga settings, nandun lahat. Yan, pag sound mode yan, yan. Pagka itita mo, yung tinatapik-tapik natin yung box, gumagalaw siya kasi nga. Na detect niya yung sounds, no? Kaya, kung nasa event kayo, pag naka-sound mode siya, yan. Kung saan lang siyang iikot, kasi nga, nadidinig niya yung, na-detect niya yung mga music. So, sa back naman ng lights, merong, pwede kayong mag-connect ng mga wireless DMX nyo. Kung gusto nyo gumamit ng DMX controller. So far, okay naman. Sobrang liwanag kasi nga 108 watts yung per unit, no? Yan, guys. So, keep in mind, guys, pwede nyo lang siyang gamitin ng DMX controller, ha? Pwede nyo gamitin ng XLR kung meron kayong mga wireless DMX para ma-check nyo rin yung mga settings, no? Pero kung gusto nyo naman na auto mode lang, sound mode, pwede rin. Iwanan nyo lang siya sa event. Kung saan naman siyang iilaw talaga. Yeah. Ayun yung mga settings ng tilt, yung white balance, yung default, DMX address. So, kayo na rin ang bahala mag-set kung saan nyo siya i-address sa inyong DMX. Pero okay yung kanyang slow settings. Ha? So, kung ayaw nyo naman na magkabit na ng mga DMX, pwede nyo siyang i-set na lang ng slow settings. Yan, slow mode. Andiyan naman yung mga settings sa mga button niya sa mga menu option. Sa next video natin, itatry ko yung may DMX controller. So, paano siya i-control doon. Sa ngayon, mag-ano muna tayo, mga auto settings muna tayo. Yan, yung mga sound mode. Yan. So, guys, maganda. Maganda yung Beatsapper na brand na to. Okay siya. So, matatry natin siya sa Saturday sa event natin. So, let's see how it goes. Yan. So, yeah. Okay. Okay yung ilaw. If you have question, guys, pwede kayo mag-comment or PM nyo lang ako. Ha? Okay. Have a good day. Bye.